Sa bansang Hong Kong taong 1999, isang babae ang dumulog sa mga otoridad upang i-report ang karumal-dumal na pangyayari sa isang apartment. Nang puntahan ng mga otoridad ang naturang lugar, ay tumambad sa kanila ang mga kakilakilabot na sinapit ng isang babae. Bagay na hindi karapat-dapat sapitin ng kahit sino mang nilalang. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Taong 1999, buwan ng Mayo, isang 14 taong gulang na babae ang dumulog sa mga otoridad dahil binabagabag daw siya ng multo sa kanyang panaginip. Ang babaeng nag-report ay si Lau Mingfong. Sa una ay hindi naniniwala ang mga otoridad at iniisip na gawa-gawa lamang ito ni Lau. Subalit habang padami ng padami ang detalyeng isinisiwalat sa kanila, ay nakuha ni Lau ang kanilang atensyon. Kilala raw niya ang nagmumulto sa kanyang panaginip. Binawian daw ito ng buhay dahil sa matinding pagpapahirap. At inamin ni Lau na isa siya sa mga nagpahirap sa babaeng kanyang tinutukoy. Ibinahagi niya sa mga otoridad ang mga detalye ng apartment kung saan pinahirapan ang babae. Sumunod ay pinuntahan nila ang naturang lugar. Sa apartment na iyon ay natagpuan nila ang mga kakilakilabot na ebidensya na nag-uugnay sa pagkamatay ng babaeng tinutukoy ni Lau. Pagbukas pa lamang ng pintuan ay nalanghap na nila ang di kanais-nais na amoy. At sa hindi malamang dahilan, ang apartment ay naglalaman ng mga kagamitan na may disenyong Hello Kitty. Isa dito ay ang dambuhalang stuffed toy na Hello Kitty Mermaid. May kakaiba sa stuffed toy na ito, kaya agad nila itong sinuri. At laking gulat nila sa kanilang nakita. Sa loob ng stuffed toy ay natagpuan nila ang bungo ng isang tao. Ang bungo na ito ay pagmamay-ari ng babae sa panaginip ni Lau. Ang babaeng ito ay si Fan Manyi. Tila naging malupit ang kapalaran kay Fan. Musmus pa lamang ay inabandona na siya ng kanyang mga magulang. Kinupkop si Fan ng isang bahay ampunan para sa mga babae. Subalit kailangan rin niyang lisanin ang lugar sa edad na 15 taong gulang dahil may limitasyon ng edad ng mga pwedeng manatili sa bahay ampunan na yun. Naging palaboy si Fan at nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Kinalaunan ay namasukan siya sa isang bahay para usan kung saan napilitan siyang kumapit sa patalim upang matustusan ang masamang bisyo. Isa sa mga kliyente niya ay ang kanyang napangasawa. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Hindi naging maganda ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang asawa kasi ni Fan ay mapang-abuso at siya ring lulong sa pinagbabawal na gamot. Madalas ang kanilang pag-aaway kahit sa madaling araw, dahilan para mabulabog ang mga kapitbahay. Nais ng talikuran ni Fan ang magulong buhay para sa kaligtasan at kinabukasan ng kanyang anak. Kaya naman, nagdesisyon siya na itigil na ang masamang bisyo at ang pagbebenta ng aliw. Namasukan bilang hostess sa isang nightclub si Fan. Kinalaunan ay iniwan na rin niya ang kanyang mapanakit na asawa. Dahil mag-isa na lamang ay lubhang nahirapan si Fan sa pagtaguyod ng kanyang anak. Nakilala ni Fan si Chan Manlok bilang regular na kliyente nung nagtatrabaho siya sa bahay para usan. Si Chan ay nagtutulak at gumagamit rin ng ipinagbabawal na gamot. Si Chan ay isa ring bugaw. Patuloy ang ugnay ng dalawa lalo pat matindi ang pangangailangan ni Fan para may maipangtusto sa sarili at sa kanyang anak. Sa isang pagkakataon ay ninakaw ni Fan ang pitaka ni Chan na naglalaman ng 4,000 Hong Kong dollars. Nagalit si Chan at pinilit niya si Fan na isauli ang ninakaw sa kanya at pinatungan pa niya ito ng interes na 10,000 Hong Kong dollars. Bagamat na ibalik agad ni Fan ang ninakaw na salapi, kailangan pa rin niyang bunuin ang tumataginting na interes na ipinatong ni Chan.
Noong March 17, 1999, inabangan at dinukot si Fan ng tatlong kalalakihan kasama ang isa pang babae sa pangungunan ni Chan. Ang pangunahing layunin ni Chan ay ibugaw si Fan sa mga kliyente upang pagkakitaan nito. Subalit higit na malala pa rito ang sinapit ni Fan. Araw-araw inabuso at pinahirapan ng kawawang babae. Malagim ang mga sinapit ni Fan. Hinampas ng tubong bakal, pinaso ng kandila at sunog na plastik ang kanyang mga binti hanggang sa di na siya makalakad. Binitin din siya ng patiwarik at pinakain ng dumi. Pinahidan din ang kanyang sugat ng mga spices. Nagmistulang punching bag din ang kawawang babae. May pagkakataong pinagtatadyakan ng ulo niya ng napakaraming beses. Pinersa rin siyang ngumiti at magpanggap na nasisyahan habang pinapahirapan. Kung di niya ito gagawin, ay mas matindi pa ang kanyang sasapitin. Isa sa mga nakasaksi sa paghihirap ni Fan ay si Lau, na girlfriend ng kasamahan ni Chan. Bukod sa pagiging saksi, ay inamin niya ang kanyang partisipasyon sa pananakit sa kapwa babae. Makalipas ang isang buwan, ay di na kinaya ni Fan ang matinding paghihirap. Natagpuan nila itong wala ng buhay. Upang walang makadiskubre sa labi ni Fan, agad nilang chinap-chap ang katawan nito. At para di umalingasaw ang amoy, nilagay nila ang mga parte ni Fan sa kaldero at pinakuluan. Matapos ay tinapon nila ito. Isinupot naman nila ang mga lamang loob, subalit di na nila ito naitapon kaya natagpuan pa ito ng mga otoridad sa apartment. Itinago naman nila ang bungo ni Fan sa loob ng Hello Kitty stuffed toy na puno ng mga patay na insekto at muli itong tinahi para sumara. Natagpuan din sa apartment ang isa sa mga ngipi ni Fan. Inaresto ng mga otoridad si Chan at ang dalawa pang mga kasama. Nang panahong yun ay kasama ni Chan ang kanyang asawa at bagong silang nilang sanggol. Muntikan pang madamay ang asawa ni Chan. Si Lau Mingfong na siyang nagbahagi ng mga pangyayari sa mga otoridad ay nakakuha ng immunity, kapalit ang pagtestigo laban kay Chan at dalawa pang kasama nito. Giit naman ang kampo ni Chan, hindi ang paghihirap ang dahilan ng pagkasawi ni Fan kundi ang sobrang pagkalulong sa pinagbabawal na gamot. Wala daw silang intensyong paslangin si Fan. Bagamat di napatunayan kung may intensyon ba sila o wala, natukoy pa rin na ang dahilan ng pagpanaw ni Fan ay ang matinding pagpapahirap sa kanya. Habang buhay na pagkakabilanggo ang naging hatol kay Chan at dalawa pang kasama nito, posible silang makalaya sa pamamagitan ng parol pagkalipas ng 20 taon. Sinubukang umapela ni Chan subalit nabigo lang siya. Napababa naman ang sintensya ng isa sa mga kasamahan ni Chan at nakalaya noong 2014. Subalit nagbalik kulungan muli dahil sa iba pang kaso. Ang apartment kung saan pumanaw si Fan ay dinemolish noong 2012 at tinayuan ng isang hotel. May balibalitang ang anak ni Fan ay naninirahan na sa Singapore kasama ang kanyang ama. Sana ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.